Magandang hapon mga kalapatid. Nagpapaligo ako doon sa taas eh. Pero pupunta ako kay Mr. Mariano Lino para magbenta ng kalapati. Mayroon kasing tumawag na isang buyer namin na bibili daw ng ano. Eh pinatitila ko lang ulan kasi umuulan po eh. No? Pero ito po, meron na yung port flats natin dito. No? Nanginayang naman ako, hindi ko... Ito, port flats po ito, ang taba, oh. Mulan. Brown na brown po siya, no? Wala siyang mga puti-puti na, ano. Napakataba po. Ilan days na yan? Ito, mga 7 days na ito, yun. 8 days to 7 days na yan, no? Taba, oh. Eh, binuhay ko na lang kasi, nabiglang napisa, nung ano, eh, kinuha natin yung isa, eh. Eh, nawala kasi yung isang brown, kaya ginano ko na lang. Parang dagdag niya lang ito. Mausay kasi yung klase yan, kaya hindi po maano, gusto ko paramihin kasi mga lahi po ng mga fully grown yan eh. Ako tayo sa taas, pinabiligo natin yung mga breeder to, saka yung playa. Yung mga playa, tapos na po naligo eh, yung breeder na lang na babae. Pinaliguan yung mga breeder, no? Kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan ang mga breeder kasi nga ay siniprepare natin ito para sa susunod na breeding time, no? Yung breeding period, kaya kailangan natin na lagi natin silang inaayos, no? Kondisyon. Kinukondisyon, no? Kasi ganun po ang aking kala. Kailan bang breeding season? Anong month? Matagal pa, mga December pa, mga October. Oo, oh, lapit na rin. Pero hindi kasi ako masyadong nagbibid ng maaga, no? Nagbibid talaga ako ng medyo December po ako nag-i-start mag-prepare ng mga breeder. Ang aking ginagawa po ay hindi natin pinababayaan itong mga breeder na ito, no? Kasi nga unang-una ay ayoko nung mga nasisira yung mga kanilang mga pakpak, kaya lagi ko silang inaalagaan sa pagpaligo. Kasi dahil nga, naligo na sila, no? Hindi lang natin na focus mabuti, dahil nga yung mga iba ay napaligo. Ang malakas ang ulan, no? Nakita nyo, simula noon, December ka talaga nag-breed to. Oh, December ako nag-breed. Simula nung nagkalapati ka na. Kahit na matapos ako mag-breed ng breeder, hindi ko pinababayaan. Lagi ko silang kinikondisyon. Hindi katulad ng iba kasi kung kailan lang nag-breed, saka lang nila inaayos yung kanilang breeder. Kalapati. No? Ako po ay hindi. No? Mulat sa matapos at tuloy-tuloy pa rin po yung aking pag-aalaga sa mga breeder. Kasi alaga pa rin. Talagang inaalagaan ko. Pet ko sila eh. Pet ko yan eh. Hindi ko sila pinababayaan. Eh. Talagang puspusan ang aking pag-aalaga sa kanila. No? Baga sa ano eh, talagang tutok. Tutok, no? Tutok tayo sa kanilang kondisyon. Yun po yun, ha? Katulad po niya, no? Na malakas ang ampas ng ulan dito. Eh, naliligo pa rin. Tapos na po maligo yan, pero naliligo pa rin sila. At talaga... Nagpapabasa. Nagpapabasa. Nagpapabasa pa rin sila, no? Nawala lang pa rin sila. Ganoon po ang aking mga kalakaran dito, no? At sa ating... lagi natin silang inaayos, no? Makikita nyo, ang kikinis po yan. Kahit na sabihin yung tapos na yung mag-breed, makinis pa rin sila kasi nga po ay... kung ano po yung sinimulan natin ay ating tatapusin hanggang sa kanilang huling hininga, no? Ganun yung nasabi natin. Hindi po yung kailan lang tayo nag-breed ay doon lang tayo nag-aasikas sa kalapate. Marami po akong alam na ganyan, no? Yung mga nag-breed. Nag-breed lang sila kung kailan lang yung kanilang kailangan sa breeder. Ako po ay hindi ganon.
lagi ko po silang inaasikaso. At kung ano yung pagkain ng mga flyers ko, ay ganun din po ang pagkain nila, no? At kung kinakailangan nilang bigyan ng vitamins, binibigyan ko po sila kung kinakailangan dahil minsan po ay na-off sila, no? Meron mga nangihina kasi minsan eh. Lalo na pag hindi natin pinalilipad ang kalapate, no? At sila ay nangihina. So ang ginagawa natin ay binibigay lang natin sila ng anti-stress. Saka konting mga multivitamins at D-complex. Ganun lang po ang ating ginagawa. Para lang sa ganun ang ating mga breeder ay manatiling malakas, no? Yun po yung sa akin. At makikita natin itong mga naligo na rin sila, no? Naligo na rin po yan. Makita nyo, napaka-kinis na po nila, oh. Naligo na yan, mga breeder, kung ano yung kinis ng mga flyer natin, ganun din po kakinis ang ating mga breeder, no? Ganun po yan, ha? Hindi natin pinababayaan ng breeder. Kapagkat ang breeder po ay tapos na yung obligasyon nila dito sa loop na to, at sila po ay may mga nagbigay ng biyaya sa akin dito, no? Kaya hindi natin pwedeng pabayaan natin sila, no? Yun po, mananatili natin maganda ang kanilang kalusugan, ha? Mga ano ba yan to, flyer mo? Ito mga flyer ko to, eh. Mga, yung iba first class at second class. Ah, yan. Yung mga nandun sa main kabila ay third class, no? Yung huli naman isa, yung bunso ay fourth class. Yun po yun. Tinuloy ko na lang, naawa naman ako kung ating tatapon yung itlog. Eh, buhay na eh. Buhay na yung sisiw. Hindi na natin pwedeng itapon yun. Kaya aking binuhay na lang, no? Ano? Kikinis, no? Yan, nakikita natin, nakapakakikinis po na. Mga naglalandi na rin po sila, no? Mga ligaw, baga sana ligaw tingin lang, no? Hindi naman ligaw na asawahan, no? Ay, bayan babae lalaki ito, halo. No? O babae lang? Halo yan, babae halo, lalaki yan. Babae lalaki yan. Hindi ko pa inihiwalay eh. Kasi meron tayong mga tinuturuan pa dito, kaya... Ay, mga mas bata kiniset, yan. Oo, mas kiniseparate muna natin. Halo pa yan, hindi pa pwedeng... Buti hindi pa sila nag-aasawahan, no? Nag-aasawahan na rin, kaso hindi naman asawang ano, parang motivation lang. Uh-huh. Hindi naman nagpapatungan. Mga wala pang alam yan eh. Wala pang alam sa pag-aasawa, no? Ligaw-ligaw lang sila. Ganun po yan. Nakita naman nyo, yung look natin eh, kaganda-ganda nung araw, ngayon po ay saksaka naman dumi, no? talagang ganyan ang kalapate, eh. Medyo talagang salaula, yan, ha? Salaula. Hindi ano. Makikinis na, makikita nyo. Hindi po ako nagpaikot ngayon kasi nga ay nagpaligo ako ng kalapate at natutuwa naman ako at sila ay nagsipaligo na lahat, no? At makikita nyo yung ating mga markusin dyan, oh, gaganda na, oh. Eh, mga markusin nyo, yung may mga puti sa pakpak, no? Ayan. Nagsosolo siya, eh. Babae yan. Ayan, natatakot pa. Hindi pa naglalandi yan, hindi pa naglalandi. Ito mga ito, no? Ito may mga impressions, naglalandi-landi na. Nagpapaligaw-ligaw na. Ito, may mga puti sa pakpak. Hmm? No more choosing yan. Yan, may puti na yan. May puti na. Yan, tatay ng black eh. Pero kita mo, nanay naman yan. Namana sa nanay. Ito naman ay mga ganun din, mga black. Tapos may more choosing. Lipa tayo sa pangatlo. Tingnan natin yung mga... Ah, maliliit pa to. Maliliit pa, ma. Ano, kamukha niya yung sabi, no? Oh, kasi yung makikita natin dyan, medyo maliliit pa yung katawan nila. Hindi pa malalapad yung katawan nila. At mga bata pa. Pero pag tumatanda na sila, ay lumalapad na yung kanilang katawan. Kasi nga, ating binibigyan lagi sila ng malalaking pagkain, no? Yung mga malalaking butin para lumapad yung kanilang katawan. Ganun po yan. Huwag yung maliliit na yung bibigay niya, yung malalaking pagkain. Mga green peas, mais, yan, yung bibigay nyo, no?
pag may konting sap. Yung sap naman, paganda yun para sa pag nagmumort sila, dadamihan nyo ng sap yung kanilang pagkain para yung pads ay pumunta sa kanilang pakpak. Saka medyo mataas yung fiber, ha? Ganun po yung gagawin ninyo, tataasan nyo yung fiber sa kayo para healthy yung kanilang pakpak. Sa loob? Ano sa loob? Wala naman dito na eh. Mayroon isa, dalawa. Mas bata pala to, naman rin. Mga bata pa sila kaya hindi pa malapad ang katawan. Hindi katulad nung kamila, malapad na katawan. Ang laka ng dito. Natin, makikita nyo. Mapupogi, oh. May ilaw na ba dito? Ito? Meron. Saan ba? Iba na yung pindutan? Yun, may ilaw na pala dito. Ay, no, si Kuntel. Oh, si ano? Pipe. Ay, si Pipe. Ay, no, si Pipe. Pipe yan. Yan, titinis, oh. Naligo sila kasi, kaya medyo nag-aayos pa ng pakpak. Medyo basa-basa pa to. Oo, mga basa pa eh. Namaya po na to yun, tinis-tinis na ng ano yung tura niya. Una, naligo ba yun doon sa pangalawang kwarto? Oo, yung kaya makinis. Makikinis na. Kaya makikinis. Ah, ito si, ano to? Itong kalapatin to, ito yung salbahe. So, ayan. May mga pang-out ka dyan to, wala? May mga pang-out ka ba? Meron ako doon. Ayan, may pang-out daw siya. Ayan. Yung black na yan. Ayan, black na yan. Yung black na yan. Ayan, lalaki yan. Alam mo, gagawin mo na ng breeder doon. May pang-out tayo, isa. Isa lang ba yan to? Meron pa isa doon. Oh, meron pa doon isa. Ayan, lalaki. Yung isa doon, babae. Oo, oh, isa ang babae. Yung lang. Kasi meron mga nakikiusap eh. Taunahan na lang, ha? Oo. Saka sabi mo yung mag-breed ka, magpapatokso pa. Sinasabi, malamod daw. Hindi naman eh. Siyempre, ano lang natin yung pansarili natin. Kaya napipilitan lang na tayo binibenta yan dahil yung mga nag-request. Ayan, ito yan. Gandang kalapati yan. Asking boundary yan. Asking boundary. Ayan yan. Ayan, asking boundary. Ito, ito. Ayan, asking boundary yan. Hindi, kasi kung wala naman bibili, di okay lang. Gagawin ko na ng breeder dito. Ah, meron pa pala dito. Lakas ng ulan. Binibenta rin yun. Ito pa yung pang-out na isa. Ayan. Yan. Anong lahi niyan to? Ano? Marcusin yan sa Husky Boundary. Yan. Mixed breed yan. Yan yung lalakas. Yan. Kung gusto lang nyo, kung di naman okay, gagawin ko lang ng breeder, no? Bata pa yun, medyo taon na yun, 2017. Nagbabawas lang ng konti, ganun, para ano. Paalam na natin. O, ganda lang ba mga kalapatid, no? Pupunta pa tayo kay Mr. Mariano B. Minintay lang natin tumila. Minintay lang natin tumila yung ulan, no? Kasi nga, meron akong kausap niya isang buyer na willing na kumuha ng ibong kay Mr. Mariano B. Ganda lang po, maraming salamat at sana po ay masiyahan kayo sa akin video at yung ating mga video ay napangalagaan. Ganun po yan. Sige po.